Pakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ipan niya ang langit at lupa. Ipan niya ang araw at buwan. Ikanyang mga isda't ibon, mga gumbat ang karagatan, umay siyang banal at pinang, umay ng kanyang banal, ang lahat ng linikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lusa. Ang Panginoon kilain ng kanyang anan, purihin siya ay amitan at papurihan pakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, idalangin din po natin ngayon ang mga pamilyang binabaha. Aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito ay hindi ipinalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga Hentil ang mabuting balita
tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal ng panahon inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan doon sa kalangitan at ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa atin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May balak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang dapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin yun kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo,
pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong presensya. Kahit na maulan at ang ibang mga parte ng ating mga karsadahan ay binabaha. Kaya't ang ating dalangin ay hindi naman sana masyadong masalanta ang ating bansa. At spare ang ating mga kababayan sa epekto ng bagyo. Ang mga pagbasa po natin sa araw na ito ay blessed assurance na pwede po tayong lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag na kalooban. Ayon po kay Apostol Pablo sa unang pagbasa, alinsuno daw po ito sa walang hanggang panukala na isinasakatuparan ng Ama kay Kristo Jesus na ating Panginoon at ipinagpapatuloy pa niya magpahanggang ngayon at sa mga panahong darating pa sa pamamagitan ng simbahan. Kung inyo pong napansin, ang tense na ating ginamit sa mga pangungusap na ito ay present perfect tense. Ibig sabihin, kasalukuyan at sa hinaharap pa. Ano po kaya ang tinutukoy niyang walang hanggang panukala ng Ama na isinakatuparan sa ating mahal na poong Jesus Nazareno at nagpapatuloy pa magpahanggang ngayon sa pamamagitan ng simbahan o mas tamang sabihin pa rin na isinasakatuparan? Ito po ay ang pakikibahagi nating lahat sa mga pagpapalang mula sa Diyos at pakikihati sa kanyang pangakong katubusan bilang iisang katawan kay Kristo Jesus. Kaya nga nang magtanong si Apostol Pedro kay Jesus, tanong po niya, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Hindi siya nakakuha ng kasagutan. Ang inaddress po ng Nazareno ay ang pressing need na maghanda. Hindi kung kanino o kung sino ang dapat maghanda. Mapalad po ang nakakaalam ng kaloobang ito ng Panginoon. Pero malaki rin ang demand sa mga nakakaalam nito. Dahil ang pinagkatiwalaan nga ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang sabi po ng Nazareno sa Ebanghelyo,
ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kanyang kalooban ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang parusa. Kung ganun, mga kapatid, mas mamarapatin mo pa bang hindi mo na lang sana ito nalaman, ang kalooban ng Panginoon? Pero nalaman mo na, hindi ba? Kung ako po ang tatanungin, mas mamarapatin ko pa rin nalaman ko ito. Eh kung parusa at parusa din naman ang tatanggapin, kung nalaman mo, pero hindi ka naghanda, at kung hindi mo nalaman, kaya hindi ka nakapaghanda, ay di mas maigi na alam mo ito. Mas magaan nga lamang sa huli kaysa sa una, di ba? Mas magaan ang parusa sa mga hindi nalaman, kaya hindi nakapaghanda. Mas mabigat naman ang parusa sa mga nalaman na nga, hindi pa naghanda. Ibig sabihin po pala, mga kapatid, it makes more sense to choose to believe than not to choose to believe. Mas maigi ng manampalataya at manalig kaysa hindi manampalataya at manalig. So, pipili ka talaga. At kung medyo sensible ka naman, pipiliin mo nang maghanda sa pagdating ng Panginoon sa iyong buhay ngayong alam mo na. Kasi kung pipiliin mong manampalataya at dumating nga ang Panginoon, ay di nasa mabuti kang mga kamay. Kung pipiliin mo namang hindi manampalataya at dumating nga ang Panginoon, hindi ko alam kung nakanino kang mga kamay. Kung hindi man dumating kaagad ang iyong hinihintay, walang mawawala sa iyo. Nakapamuhay ka pa ng matuwid habang naghihintay ka sa kapunuan ng buhay na tiyak namang darating. Gabayanawa tayo ng banal na Espiritu at palakasin ng banal na Eukaristiya sa ating paglalakbay sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito lang po kami nakahandang naghihintay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalig po tayo sa Diyos Ama habang inilalahad natin sa Kanyang ating mga pangangailangan at ang mga pagkabalisa natin sa buhay. Sa bawat paglalahad ang atin pong itutugon, bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa mga sa Diyos. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo.
Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at nagbabalik loob ng pananalig. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwag magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pinapayat alak na mula sa'yo, muling iahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Masasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre ito ay isasama po sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng wisa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon na iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinturo ka namin, aray mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa
Jesus, dasalin mo, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagi-sagi ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,